June 2014, anim na buwan pa lang yung nakakalipas mula nung tumama ang Bagyong Yolanda o Typhoon Haiyan sa Pilipinas, nabigyan ako ng isang magandang oportunidad na tumira at maglingkod sa isang munisipyo na unang tinamaan nitong bagyong ito. Ang bayan na ito ay yung Giwan, Eastern Samar. Naging parte ako ng isang international NGO bilang kanilang communications officer. So kadalasan ako yung naatasan sa paggawa ng mga promotional at educational na mga materials na may kinalaman sa projects ng organization. Kasama rin dito yung pagkalap ng mga testimonya tsaka mga kwento mula dun sa mga naapektuhan nung Bagyong Yolanda. Madalas din ako dito na ako yung taga-picture, no? Dito nahasa yung aking talento sa pagkuha ng mga litrato. Mga pag-document o pagkuha ng mga human interest stories ay dito rin napalaganap. Ito yung pinakaunang sabak ko sa mundo ng disaster at saka humanitarian work. At hindi ko pa alam noon, nung panahon na yon, na ito rin pala yung naging unang involvement ko sa paggamit ng sining sa pag-build ng resilience ng isang komunidad. Nung natapos yung kontrata ko, isa't kalahating taon na rin yung tinagal, sa kagustuhan ko na mas mapag-aralan pa yung mga tungkol sa disaster, tungkol sa mga environmental issues, ginusto ko rin o minabuti na mag-enroll sa isang master's course sa UP Los Baños. Ang kinuha kong kurso ay yung environmental science. Nagustuhan ko yung kursong ito kasi tinuturo dito yung pagiging interdisciplinary at saka multidisciplinary sa pagsasaliksik sa mga issues sa ating kalikasan. Malinaw na malinaw, natural science ay kailangan dito dahil dito mo makukuha yung mga hard facts, yung mga data, mga importanteng data tungkol sa ating kalikasan na pwedeng gamit, pwedeng ma-i-represent sa paggamit ng mga eksperimento, ang GIS software at iba pang mga technical na mga methodologies. Malinaw din yung pag-incorporate ng social science dito sa pag-aaral ng ating kalikasan, ano? Bilang graduate at bilang yun ang aking naging background sa nung ako ay kolehiyo bilang social anthropologist, familiar ako sa kahalagahan ng mga metodolohiyang naghihikayat ng mga impormasyon mula sa mga komunidad o mula sa mga individual na kabilang dun sa ating kalikasan na pinag-aaralan. Ngunit, ang isa sa mga tinuturo ng pagiging interdisciplinary, kailangan kaakibat din dito yung methodologies sa humanities sector o humanities. Ito yung medyo puzzling sa akin nung mga panahon na yon dahil hindi ko makita kung anong mga methodologies o kung sa papaanong paraan ba nagagamit yung sa humanities o ang art sa research ng ating mga issues sa kalikasan. Lumipas yung ilang buwan na nag-aaral ako ng master's, tapos biglang nagkaroon ako ng isang magandang oportunidad ulit na makabilang sa isang fellowship program sa Japan Foundation. So nagkaroon ako kasama yung mga ilang mga kabataan sa Southeast Asia, kabilang na ang Malaysia, Indonesia, Japan at Thailand. Nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-aral sa iba't ibang lugar sa Southeast Asia tungkol sa paano ginagamit ang creativity o pagiging malikhain para i-address ang mga issue sa disaster at environmental concerns. No? So dito ko mas naintindihan o nahasa na pwede, no? May mga paraan para mas maging engaging ang ating pagko-communicate ng mga issue tungkol sa disaster at environmental issues. Doon sa isang taong programang ito, dito ko masasabi na mas namulat yung ako tungkol sa kahalagahan at kapangyarihan ng paggamit ng sining o art sa pag-address sa mga issue ng lipunan. So bago ko ituloy yung storya, hayaan niyo muna akong ibahagi yung aking pagkakaintindi sa konsepto ng art o ng sining. No? Ang sining daw ay isang uri ng paglalabas ng emosyon, no? Sa malikhaing paraan.
isa itong katangian na taglay ng lahat ng tao, no? Innate sa isang tao na mag-express creatively. Mapatula, drawing, drama, performance, picture, mga painting o mga laro, no? Basta binubuhusan ito ng emosyon para maikomunika sa tao, ito ay isang uri daw ng sining. Sabi nga nung isa sa sikat na mananaliksik, no, scientist at isa ring artist, si Leonardo da Vinci, ang sining o ang art, ito ang reyna, ang queen ng lahat ng uri ng sensya. Sapagkat kaya daw nitong ibahagi o ikomunika ang impormasyon sa lahat ng henerasyon ng ating mundo. Napakagandang at napakasimpleng definisyon ng sining. Mapapatunayan natin ito na ang sining ay ginagawa pa mula noon pa, nung bago pa ang human civilization. Mapapansin natin to sa mga painting sa mga pyramid sa Egypt, halimbawa, sa mga nakaukit na mga diagram sa ating mga kuweba sa Rizal, at makita rin ito sa mga obra ng ating mga bayani tulad ni Jose Rizal at marami pang iba, no? So mula pa noon, ginagamit na yung sining para magbahagi ng impormasyon. Impormasyon na maaring napakahirap intindihin ng ibang tao. Impormasyon na komplikado, kaya nila ito binabahagi sa malikhaing paraan para mas maintindihan ng mas nakararami. Isang halimbawa ng impormasyong ito ay pwede nating sabihin ay yung disaster impormasyon tungkol sa disaster o yung resilience building na tinatawag. No, so hindi lahat naiintindihan kung o naipaliwanag kung ano nga ba yung gumapaloob sa mga konseptong ito. At sa pamamagitan ng sining, mas mapapadali natin yung pagkomunika ng mga mahalagang bagay patungkol sa disaster at saka sa resilience. So balikan natin yung storya. Nabanggit ko kanina na ang unang sabak ko ay sa disaster-related work ay yung trabaho sa Giwan. So marami akong natutunan doon kahit ako lamang ay yung sa may assign dun sa IEC nila. Natutunan ko din yung paano mag-conduct ng mga risk assessment, paano mag-manage ng mga grupo sa komunidad, at yung mga sistema na international protocols pa yung ginagamit o yung basihan sa paghatid o pagbababa ng tulong ng mga naapektuhan sa disaster. So maraming mga terminolohiya na pumasok ng mga panahon na yon o umusbong ng panahon na yon. Ito yun na yung mga community-based, community manage, no, depende, marami, participatory, owner driven, at yung mga iba mga medyo technical pa. Pati yung definition ng resilience, dito ko rin unang medyo naging pamilyar. No, ang daming ibig sabihin ng resilience tong mga panahon na yon nung tumama si Yolanda. Sa iba, noon lang nila narinig yung salitang resilience, no. So ang hirap siyang ipaliwanag sa mga tao noong mga panahon na yon. At nag-iiba-iba din yung kanyang definition, depende dun sa organization na naghatid ng mga projects. Pero isa sa napansin ko sa mga definition ng pagiging resilient ay kaakibat nito yung pagiging matatag ng isang komunidad, no? Community. Community resilience. Umuusbong palagi yung community. So dito ko rin unang mas naintindihan yung salitang resilience ng mga panahon na to. Tapos, sa karanasan ko dito, saka dun sa mga karanasan ko sa mga iba ko pang mga trabaho, tapos yung experience ko din sa Japan Foundation, at saka yung fellowship program, at yung mga research methodologies na natutunan ko habang ako ay nagma-masters, dito ko na medyo mas na-connect yung tatlong disiplina, natural science, social science, at saka yung art. At dito ko na pagtanto na meron mga prinsipyo ang community resilience building na pwedeng i-address o pwedeng mas ma-enhance kapag sinisingitan natin ng konsepto ng art o ng sining. Halimbawa, o una sa lahat, no? Sa resilience building process ay dapat maibahagi ang disaster data or information sa mga komunidad.
No, malinaw yun. Dapat maintindihan kung ano lahat yung mga data tungkol sa disaster, dapat naiintindihan siya ng komunidad. So gaya ng aking nabanggit kanina, ang art o ang sining ay may kakayanan mag-inspire ng mga tao upang pag-isipan yung disaster at ang resilience sa paraan na hindi magagawa ng mga numero o ng mga heavy data at very technical data. So sa resilience building process, dapat maibahagi ang disaster data o information sa mga komunidad, kasama na rito ang posibleng mga epekto ng mga sakuna, ang mga warning signs, dapat maintindihan nila yan, yung mga palatandaan at saka yung mga iba pang mga technical information. Gaya ng aking nabanggit, yung art saka sining, kaya niyang i-communica itong mga very heavy data na ito. So ito yung mga iba sa kalimitan na nakikita natin ngayon sa mga organizations, no, na pag ini-incorporate nila yung art sa kanilang mga trabaho. Isa sa mga kanilang ginagawa ay yung pag-hold ng mga, pagkakaroon ng mga poster making contest, paggagawa ng mga murals, pag-i-invite ng mga artists para gumawa ng pieces na tungkol sa may kinalaman sa sakuna. No? So ito yung mga medyo common na nakikita natin sa mga organizations. Na effective naman siya, no? Dahil nagkakaroon ka ng ibang perspective o ibang pagtingin na mas makamasa, mas naiintindihan ng tao. Dahil pwede mo rin involve yung mga bata, sila yung gagawa dun sa mga poster. At sa ganitong paraan, mas effective yung ating pag-share ng information tungkol sa disaster. So ito yung mga madalas na makita natin pag sinasabi nating art and disaster resilience. No? Murals, paintings, at iba pa. At mga exhibitions. Dito rin papasok yung, kung pag-uusapan naman natin yung mga organisasyon, dito naman papasok yung kanilang pagde-design ng kanilang mga IEC materials. No? Sining pa rin yun. Parte pa rin siya ng sining. Kung paano mo dine-design yung iyong mga posters ng para ipaliwanag yung iyong project na mas maintindihan ng komunidad, isa pa rin uri ng sining yun dahil iniisip mo yung design ng iyong mga materials. No? So, yun naman ay sa side ng mga organizations. Pangalawa, pero hindi tayo nagpapalimita doon. No? Dapat ang komunidad ay kabilang sa lahat ng proseso ng resilience building, sabi. No? Yun yung isa sa napansin ko. Mula sa research, assessment, planning, at saka implementation, dapat, pag gusto natin mag-build ng resilience, dapat involved ang communities dyan. Kadalasan na ginagawa sa mga assessment at saka pag-research ay yung mga nakagawian na ng mga organizations na rapid community assessment, FGDs, at pagsasurvey. No? Yan yung mga ginagamit nila mga methods para magkalap ng mga information o para i-assess yung situation ng isang komunidad pagdating sa paghanda tungkol sa disaster. Pero sa ganitong paraan, pwede nating isingit pa rin yung konsepto ng sining o ng art. No? Isa sa aming mga ginawa o ginagawa sa aming organisasyon ay yung pag-incorporate ng sining sa lahat ng proseso, hindi lamang sa awareness building, kundi pati sa research. Isang halimbawa nito ay yung participatory photography. Ang sining dito ay yung photography at participatory in nature pa rin siya dahil yung community members mismo ang nagiging researchers. So dino-document nila yung kanilang capacities and vulnerabilities at mula dito sa mga pictures na kinuha nila, dito nagkakaroon ng mga assessment. Isa pang halimbawa ay yung participatory 3D mapping. No? Yung 3D mapping ginagawa na siya dati para ma-assess kung ano yung impacts ng mga hazards sa isang komunidad. So gumagawa ang communities ng sarili nilang mapa, drawing, o kung ano man, o sculpture, pwede rin siyang gawin. Sa ganitong paraan, gumagawa ang community ng isang community artwork, no, na kanilang magagamit. As ang final output niya ay isang mapa na magagamit na mismo ng community members. So lahat pwedeng ma-involve, women, children, at iba pa. Sa community-based disaster risk reduction, dapat kabilang din ang lahat ng sektor ng komunidad sa pagpaplano. So sa planning process, kadalasan nangyari dito yung LGU, tapos mga community members, tapos nagsiset sila ng mga action plans. Pero paano ba natin masisingit yung art o sining dito?
Isa sa mga maaring paraan ay yung pag-gamify ng proseso. No? So, gamification na isang uri rin ng sining. Dahil sa ganitong paraan, kayo ay naglalaro na i-enhance yung inyong creativity sa pagpaplano. Isa sa aming prosesong ginagawa ay pag-incorporate ng mga card games. No? Sa mga card games na ito, mas napag-uusapan natin yung mga issue ng ating komunidad. Pangatlo, dapat dumaan sa validation yung mga resulta ng mga research assessment na ginagawa natin sa komunidad. No? So, isa sa paraan na maisingit ang sining o mas more participatory art-based yung ganitong proseso ay sa pagkakaroon ng mga culmination activities. Lalong-lalo na pag nagkakaroon ng mga exit strategy ang mga organization, pwede nilang i-incorporate yung performance. No? Performance sa pag-exit, bago mag-exit sa isang komunidad. So, kabilang na rito yung sa isa namin ginagawa ay paggawa ng mga musical instruments gamit yung mga found materials na epekto nung nakaraang bagyo, halimbawa. So, dito yung mga materials, ginagawa nilang mga musical instruments at sa culmination activity, ito yung mga ginagamit nila para mag-perform. So, isa rin tong paraan ng healing para sa kanila, no? Dahil naala yung output, yung gamit nila, yun yung epekto ng bagyo at pinagpo-produce sila ng isang uri ng sining o ng art performance na magsasabi ng storya kung ano yung kanilang naranasan. So, napakalaki ng evidence na ang pagpa-participate sa arts at pagiging malikhain ay natatransfer sa lahat ng generation. No? Tinuturuan tayo ng sining kung paano maging diverse, no? Paano maging diverse ang ating communications sa bawat isa. So, dapat ang isang challenge ay gawin nating mas community-based ang ating mga art interventions. Kaya naman, ang pag-incorporate ng art at creativity sa development process ay dapat magsimula pa lamang sa research hanggang sa culmination. No? Isipan natin ng mga malilikhaing paraan para i-incorporate yung sining doon sa ating resilience building process. Dahil kitang-kita natin na napakalaki ng effectiveness nito. Ang resilient community ay isang creative o malikhain na community. Lahat ng tao may kapasidad na gumawa ng sining. Lahat ng tao ay creative. No? At kung ikaw ay creative, ibig sabihin ikaw ay mayroong kang adaptive capacity. No? Ang mga Pilipino kilala bilang pagiging malikhain. Kilala rin sila na pagiging resilient. Marahil dahil nga sa ganong paraan. Ano? Dahil creative tayo, mayroon tayong mga diskarte, mas madali tayong nakaka-cope sa mga epekto ng disaster. So sa bukod pa dun sa mga artwork na ginagawa nila, halimbawa yung mapa o yung photos, nagigarin itong useful tools para sa community members. So yung mga photographs na na-develop dun sa aming ginagawang project, ginagamit nila ito para i-promote yung kanilang lugar. No? Yung mapa, ginagamit nila ito para sa kanilang mga planning. Yung musical instruments, ginagamit nila ito pag nagpo-perform sila sa kanilang mga barangay festivals. No? So, hindi lang siya sa disaster, pero after nung project mo, magagamit pa rin siya ng komunidad. So, they are also more than works of art. No? Yung collective experience nung paggawa ng kanilang sining, paggawa ng mga materials na yun, ay nagkakaroon yung komunidad ng mas malaking sense ng ownership, mas malaking sense ng empowerment. Dahil sila yung mula research hanggang sa katapusan, sila yung kumikilos at nag-i-enjoy sila sa paggawa nun. At pag sila ay nag-i-enjoy, nagkakaroon ng mga mas matitinding relationships, mas closer yung relationships ng isang community, at yun ay isa sa mga aspeto ng pagiging resilient. No? Closer relationships is a strong community and a more resilient community. So ang hamon sa mga organisasyon at sa mga practitioners ng DRR, ay isipan din natin na paano natin i-incorporate yung sining o pagiging creative sa ating mga approaches sa pagbe-build ng resilience. No? So, isa sa aming ginagawa ay yung ABCDE, Art-Based Community Development and Education. Napakadaling tandaan. Challenge natin na paano natin i-fit itong mga to sa ating mga development programs. At ang pinakamalaking challenge ay palutangin natin yung salitang art dun sa part
participatory na process. No? So, hinahamon ko ang mga organisasyon at mga practitioners to be more creative at sana ito ay maging simula ng isang movement kung saan ginagamit natin ang art para sa mga resilient communities.